Red flags bago ka magmahal ng long distance. Yun. O hindi mo pa na-met utol ha. So ito, bibigyan ko kayo ng mga red flags na kailangan mo talagang alamin muna. Kasi ito ha, babala ito para sa mga kababaihan natin. Kasi maraming mga kalalakihan na ginagawa itong modus. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? Then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong, kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload Payong videos. Yun! Ayan, so kamusta mga utol? Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan ha. Andito na naman tayo. Usapang pag-ibig pa rin, syempre. Ayan, nagiging okay na ba ang inyong pagsasamahan? Ah, nagiging matibay na ba? Tsaka nagiging matatag na ba ang inyong puso? Ah, ito lagi mga utol ha, isipan talaga ang palaging pagganahin. So yun, and then ito, ang magiging topic natin ha, is tungkol ito sa mga long distance ha, na hindi pa nagkikita o hindi pa nakapag-met ha, sa inyong mga minamahal o minamahal nyo na nang hindi nyo pa nakikita yung isang tao na yan. Ha? So ito, by the way, ang magiging topic natin sa video na ito, isang red flags bago ka magmahal ng long distance. Yun, o hindi mo pa na-met utol ha. So ito, bibigyan ko kayo ng mga red flags na kailangan mo talagang alamin muna. Kasi ito, babala ito para sa mga kababaihan natin. Kasi maraming mga kalalakihan na ginagawa itong modus. Na niloloko lang yung isang babae, pinipirahan, yun nga isang kung ano-ano pa dyan. So ito ha, bago nyo mahalin yung isang tao, bibigyan ko kayo ng mga red flags na para sa ngayon pa lang is makapaghanda na kayo. Tsaka yun nga, malaman nyo kung ano ang magiging motibo niya. Ha? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isang ayaw makipag-video call. Yes, isa ito utulan na red flag talaga. Na kapag ang sinabi ng lalaki o kung kapag gusto mo talaga makipag-video call sa kanya, and then yun nga, marami siyang dahilan. Ayaw niya makipag-video call. Tapos may mga rason siya na sasabihin niya sa'yo na, "Uy, sorry babe, kasi sira yung camera ng phone ko. Ayan, kailangan ko pa talaga itong ipapaayos." Yes, marami talaga siyang dahilan, utol. At saka yung isa pa dyan, isang, "Sorry ah, busy ako sa ngayon, may ginagawa ako babe, hindi ako makapag-video call." Yes, so kapag ganun utol ah, magduda ka na talaga. Ah, nagiging kayo na pero hindi mo pa nakita ah, in person yung tao. O di kaya isang, hindi mo pa siya nakikita kahit video call man lang. Ah, so ganun, napaibig ka na kaagad. So wag muna utol ah, isa itong babala na wag ka agad-agad umibig sa isang tao, lalong-lalo na kahit hindi mo pa nakita, kahit sa video call man lang. Ah, so kapag ganito utol ah, isa talaga itong red flag na kailangan mo talagang iwasan. And then yun nga, meron din minsan na nakikipag video call pero ayaw magpakita sa cam. Sasabihin niya, "Nako, babe, pasensya na, nahihiya ako." Ha, kasi yun nga, isang balang araw, isang makikita at saka makikita mo rin ako sa camera. Yes, pero sa ngayon is huwag muna. So kapag ganun utol ha, kapag sinabi ng lalaki na huwag muna and then marami siyang dinadahilan, dapat ikaw na babae is huwag mo rin muna siyang mahalin. Huwag mo rin munang ibigay yung oo mo o huwag mo rin munang ibigay yung puso mo. Ha? So kapag ganun utol na marami siyang dahilan, na parang maraming pag-aalinlangan, na parang yun nga, isang nakapagdududa, so ikaw dapat mismo, isang mag-aalinlangan ka rin sa kanya. Ha? Huwag mo nang ibuhos lahat-lahat. Kasi yun nga, hindi natin alam kung ano talaga magiging motibo niya. Lalong-lalo na yung hindi nagpapakita, o di kaya is hindi mo pa na-met. Ha? So yun. And then yung pangalawa natin, isang hawak niya yung oras niya. Yes, ito mga utol ha, kapag ang lalaki is hindi mo talaga matawagan, ha, hindi mo ma-contact, which is parang kailangan mo siyang kausapin ngayon. And then yun nga, is hindi naman siya sumasagot agad-agad. Na parang hindi siya nagre-reply, kasi yun nga, hawak niya yung oras niya. Magre-reply o di kaya tatawag lang siya sa'yo kapag siya yung may vacant o kapag siya ang nakapaghanda. Kasi ang gawain talaga ito ng mga lalaki na sa long distance na hindi mo pa nakikita, lalong-lalo na yung may mga tinatago. Yes, hawak niya yung oras niya. And then, isa pa dito, isasabihin niya talaga sa'yo na, "Babe, pasensya na sa ganitong oras kasi is nasa trabaho ako. Bawal yung cellphone namin dito sa trabaho. Hindi kaya walang signal sa loob ng bahay." Bang! Yes. Yung mga ganito utol, ito yung mga pinagsasabi ko ay red flags utol ha. Na yun nga, isang kailangan mo na talagang pagdudahan at saka yun nga, umiwas ka na kapag ganito ang pinapakita o yung mga pinagsasabi ng partner mo o yung lalaking naliligaw sa inyo. So yun nga utol ha, kapag ito ang pinapakita ng isang lalaki na hawak niya talaga yung oras niya na parang siya lang ang tatawag sa'yo. Yes, kasi ganito yan utol ha. Ang lalaking may tinatago, sasabihin niya talaga lahat-lahat ng rason na hindi ka pwedeng tumawag sa ganitong oras,
babe, parang kulang na lang sasabihin niya talaga sa'yo na, babe, huwag ka maglalala, ako na lang ang tatawag sa'yo. Yes, kapag ganito kasi is kumukuha ng belo ang isang lalaki. Ha, kung saan may free time siya, kung saan wala yung partner niyang babae. Isa pa dito, utula, baka may partner talaga na babae yan. So yun ang iniiwasan niya o yun ang iniingatan niya. Kapag wala yung partner niyang babae, yun, saka siya tatawag sa'yo. Saka siya magre-respond sa'yo. Kasi yun nga, may tinatago. So kapag ganun nga, na parang nahihirapan ka makipag-communicate sa kanya kasi siya lang ang may hawak ng oras niya, no, which is kapag kailangan mo siya ay hindi ka agad-agad nagre-reply. Pero kapag siya ang nagme-message o kapag siya ang tumatawag sa'yo, andyan ka kaagad-agad. Naku po, ha? So ito mga utol, babala talaga kapag ganito na ang pinapakita ng partner ninyong lalaki o yung mga nililigaw sa inyo. Naku, umiwas na kayo o di kaya isang huwag nyo nang pansinin and then i-ignore nyo na. And then yun nga isa, ihinto mo na yung communication mo sa kanya. Ha? Itigil mo na utol para hindi pa lumalim ang inyong pagsasamahan tsaka ang inyong pagkakilala sa isa't isa. Baka mahulog pa yung loob mo and then yun nga, magulat ka na lang balang araw is talagang niloloko ka lang niya. Ha? So yun. And then yung nga pangatlo natin is mabilis siyang na in love. Yes, isa pa ito utol ha. Kapag ang lalaki, isa mga marami siyang mga pinagsasabi sa'yo na parang ang bilis niyang na in love sa'yo. Isa talaga itong red flag din utol ha. Kailangan nyo talaga nga magmasid muna. Kapag ganito kasi ang pinapakita ng lalaki na parang ang bilis ha, napakabilis. Kapag nararamdaman mo na sobrang bilis, yun nga marami siyang sinasabi na kakilala nyo lang. Is yun nga mga pinagsasabi niya sa'yo, uy ang ganda mo talaga, gustong gusto kita. And then yun nga, parang kinabukasan pa lang o pangatlong araw pa lang kayo nagkakilala, isasabihin niya na sa'yo na, babe, na-inlove na yata ako sa'yo, gustong-gusto na kita. So, pwede ba akong manligaw o pwede ba nga tayo na? Yung mga ganon na tipo, mga utol ha. So, kapag ganon na sobrang ambilis is may masamang motibo yan, utol. Yes, minamadali niya lahat para mahulog ang loob mo. And then once kasi na mahulog yung loob mo, ay pwede niya nang gawin ang lahat-lahat ng kagustuhan niya. Lalong-lalo na magdadrama na siya sa'yo. Ha? Na kung ano-ano pa dyan. Pipirahan ka niya. O kaya kung ano pa na mga kagustuhan niya na hindi mo na pwedeng ipagtanggi. Kasi yun nga, isang minahal mo siya at saka sinagot mo na siya. So yun. Ha? Isang red flag yan utol kapag masyadong napabilis o napamadali yung kanyang pag-inlove sa'yo. O kaya isang hindi pa kayo, isang marami na siyang tinatawag na call sign o kaya endermen. Sinasabi niya na sa'yo na mga babe or di kaya honey, ganito ganyan. Ha? Na hindi pa naman kayo. Yes, kapag ganito utol na red flag talaga na kailangan nyong iwasan at saka kailangan nyo nang ihinto yung communication nyo sa taong yan. Ha? So yun. And then yung nga pang-apat natin is hihiram ng pera. Yes, isa din ito utol. Ha? Red flag talaga to. Na kapag kayong mga babae ay hinihiraman ng lalaki na hindi nyo pa nakita o hindi nyo pa na-met in person, nako, kailangan nyo nang iwasan yan. Kasi yung mga ganito, isa mga hindi pagkakatiwalaan talaga. Kasi hindi nyo pa nakita, bakit ka magpapalabas ng pera? Ha? Marami silang kadramahan o maraming kadramahan ang lalaki na ginagawang modus talaga. Which is kagaya na lang ng sasabihin sa'yo na, babe, pwede ba akong makahiram ng pera? Kasi na-hospital yung kasamahan ko o na-hospital yung kamag-anak ko. So kulang yung pera ko. Kailangan ko talaga ng pera na ganitong amount. So ikaw naman, siyempre mahal mong isang tao. Magpapadala ka ng pera. Naku po, mag-ingat ka utol ha. Yes, marami talaga ha, na mga kung ano-ano pang dahilan na ginagawa para lang mahulog yung loob mo, para maawa ka. Ha, yung isa pa dito is, yun nga, magpapatayo siya ng negosyo. Babe, gusto mo ba magpatayo tayo ng negosyo? May nakita ako dito, binibenta. Kunin natin, babe. May 50 ako dito, so kulang na nga 50 din. So ngayon, kapag magpadala ka ng 50 and then boom, kinabukasan, hindi na magpaparamdam sa'yo ang lalaki. Nako, mag-ingat kayo utol ha. So yun nga, huwag ka agad-agad magtiwala sa mga taong hindi nyo pa nakikita o hindi nyo pa na-met in person talaga. Ha? So yun, mag-ingat kayo kapag hinihiriman kayo ng pera. Huwag ka agad-agad magtiwala. Huwag talaga magpalabas ng pera sa mga kalalakihan na hindi nyo pa na-met. Ha? So yun. And then yung panglima natin, isang hihingi ng hubad na larawan o video. Yes. So, yun nga mga utol ha. Isa din ito na red flag talaga. Na kapag nahulog na yung loob mo o kapag naging kayo na, ay hihingi talaga yan ng hubad na larawan mo o mga pictures mo o di kaya hubad na mga videos mo. Yes. Siyempre ha, sasabihin niya sa'yo na, babe, pasensya ka na, naiintindihan mo sana ako. Kasi ganito nga, inabot ako na nga, yun nga, kalam ng bituka na tinatawag ha, na parang nga, umiinit ako sa ngayon. Pwede mo ba akong mapadalhan ng hubad mong larawan? Kasi yun nga, alam mo na. Yes, yung mga ganun utol na mga estilo ng lalaki. Ha? Lalong-lalo na yung mga nasa dating apps ninyo na kilala. Naku, huwag ka agad-agad magtiwala talaga.
kasi ito ang magiging blackmail ito para sa mga kababaihan balang araw. Ah, na gagawin niya talagang lahat-lahat. And then kapag hindi mo maisunod yung mga pinagsasabi niya, sasabihin niya sa iyo talaga ito na, so kapag ganun, ha, ikakalat ko yung hubad mong larawan o hubad mong videos. So ikaw hindi ka na makapagtanggi balang araw kung ano mga kagustuhan niya. So yun nga, utol, ha, mag-ingat kayo kasi kung nakikita nyo yung mga scandals na kumakalat sa internet, ay yun ang nagiging sitwasyon kung bakit nagkakaroon ng hubad na larawan na kumakalat sa internet tsaka sa mga videos na kumakalat din. Ha? Dahil yan sa pangbablackmail ng lalaki o dahil din yan sa mga pinagagawa ng mga kababaihan na magpapadala ng hubad na larawan. So gusto mo ba magkakaganun din? Ha? Nakakahiya yan, utol. Masisira talaga ang imahe mo. Ha? So yun, mga utol, ha? Kailangan talaga is mag-ingat kayo sa mga taong hindi nyo pa na-met. And then, isa pa dito, ah, hindi ko talaga recommended na makipag-date ka o makipag-chat ka sa taong hindi mo pa nakilala. Lalong-lalo na sa dating apps mo lang nakilala. Ako, kahit ako, ah, hindi ako pumapasok sa mga ganyan. Kasi yun nga, hindi mo pa nakilalang lubos yung isang tao. And then yun, as, magbibigay o mahuhulog na yung loob mo. Ha? So, wag ganun, utol. Wag mong hintayin talaga na may mangyari pa. Kasi ito, ah, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Yes, na maraming modus na kaalaman. Kasi ito, naitatago nga ng lalaki na mayroon siyang partner na yun nga, manligaw pa siya sa'yo. Sa impersonal, ah, na magkakaharap pa kayo. Lalong-lalo pa kaya na sa magkalayo o long distance kayo. Yes, naitatago nga talaga ng tao na kahit magkaharap pa kayo, hindi mo malalaman na may partner pala siyang tinatago. O mayroon siyang jowa, ha? Ginawa ka lang option. So yun nga, sa long distance, hindi mo rin talaga ito mahuhuli. Kung meron siyang partner. Lalong-lalo na lahat ng mga red flags na mga pinagsasabi ko ay nandyan sa kanya. For sure talaga yan na may tinatago o di kaya isang pinapaikot-ikot ka lang para makuha din ang kagustuhan niya. Pera, kung ano man dyan, hubad na larawan mo, at saka kung ano-ano pa, utol. Ha? So wag mong hintayin talaga na mangyari pa yan sa'yo. So yun lang, mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. Ayan, maraming salamat. So ingat kayo, ha. God bless and babush!